kabayan. Masyado ka. Hoy, kinukulit mo ako, no? Manang Mildi, para nyo ng awa. Bigyan nyo pa kami ng konti pang panahon. Kuya, babae, mabuti naririto ka. Ikaw nga magpaliwanag dito sa nanay mo. Na hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad ng utang sa akin. Pangako ng pangako ang kasama pa ako! Kakainis. Teka, saan ang dumay doon? Ito nga, titignan ko. Tumutunog pa. Huwag po iyan. Alis ka yan! Manang Mildi, ba't bigla naman huyaga ito? Aba, ilang beses ko na kayong binigyan ng palugit para kayo makabayad ng utang niyo sa akin. Pero ngayon, wala pa. Kahit ang piano ito, iiliting ko para pao ng bayad niyo sa akin. Mahal na niyong pinasayang alaala ng aking asawa sa ginawa niyong yan. Regalo yan sa akin ng aking asawa, Aling Mildi. Hoy, problema niyo yan. Ang problema ko, yung bayad niyo. O baka naman ang gusto mong mangyari eh. Pati utang ninyo eh, maging ala-ala na lamang. Ganun ba? Manang Mildi, bigyan niyo po kami ng konting palugit. Pinagsisikapan naman ko namin na mabayaran kayo eh. Sa katunayan nga, Aling Mildi, tumigil na si Ala sa pag-aaral. At naghanap buhay para lang may maibayad kami sa inyo. Ayun! Ako ba si Sinyo para pagtigil ng anak mo sa pag-aaral? Ganun ba? Aba! Hindi ho. Talaga lang gipit na kami mula nang pumatay ang itay eh. Pati nga ho itong tinitira namin malapit nang marimatay eh. Sana hindi maawa na naman kayo sa amin, oh. Maawa? Eh, naawa na nga ako sa inyo nung una, kaya pati pambahay niyo sa funeraria, ah. Eh, ako na nagabono. Mati lang mo itong tumigil.